Akala na iba magsasara. Good evening, good evening, good evening. Good evening, coach. Parang ano yun, ano, sabik masyado sa ano eh, sa episode eh. Na-miss namin kayong lahat from last week. Na-miss namin ng isa't isa at na-miss namin kayong lahat sapagkat pasensya na po kayo, wala tayo last week dahil nga mayroong mga bigla ang dapat asikasuhin. You know? As much as we like to block off every Tuesday night, sometimes mayroon talagang hindi nagpapagalaw ng mga schedule na kailangan atenan sa no, sa real life natin, ika nga, di ba? Oh. So how are things there in KL and how are you? Well naman, coach, kasi back to ano talaga eh. As in marami na nagbabakasyon, maraming holidays. So talagang back to normal na, especially on the F&B side, service side, yung mga sale. As in ano na, travel is parang back to normal na all throughout. Just for the information of people who are interested to travel to KL, are there any requirements, special restrictions or whatever? If you're fully vaccinated, actually before August 1, if hindi ka pa fully vaccinated, kailangan pa ng test ng PCR. Ngayon, inilift siya na August 1. So wala nang kailangan. So you can visit anytime, you can visit me anytime. Say hello when you're here. Yes. Ay kayo rin, how about you, for people in KL traveling outside, going back to the country, is it, syempre yung sa Hong Kong na alam natin na ang daming mga kababayan natin ang nahihirapan na ano yun, bumalik sa Hong Kong. May 7 days pa dun eh, may 7 days quarantine pa. Very ano, particularly yung Hong Kong, napakahigpit no, and ang masaklap nun, napakahirap mag-book ng quarantine hotel. Totoo. So, nasa zero COVID, ano pa kasi sila, strategy pa sila. Yeah, tsaka yung ano, no, you realize that, you know, things that we take for granted in the past, di ba? That, yes. Yung the ease of traveling, the freedom to do whatever you want. But of course, right now, mas ma-heightened yung ating awareness and, ano, no, and, accountability, no? Pwede nating sabihin accountability. Ngayon, ang paalala nga natin dito sa ating mga kababayan, and even dyan siguro, no? I'm sure, sinasabi rin, kahit hindi mo nabanggitin yung salitang COVID, eh, no? Just to maintain the health and safety protocols as if you're pertaining to COVID. Yung natutunan natin is also applicable to, you know, right now, merong monkeypox, di ba? And yung normal na flu, di ba? Yung mga pagkakasakit, pagsisipon, na... ubo, di ba? So, it applies. Kasi naalala ko before, ano tayo talaga eh, masyado tayong kampante na, lalo sa work, no, naalala ko yung mga panahon na may mga tao pumapasok ng may ubo, may sipon, di ba? Dahil gustong magtrabaho, no? Yes. Hindi naman, maganda yung, ano, no, pagiging hardworking, but we have to be mindful also, and of course, accountable, learning from the lessons of the pandemic, eh, di ba? Is it the same there, yung awareness about other sickness as well? Same naman, especially, endemic na. So we're saying we're living with it, but we're trying to avoid it. So yung before kasi hindi common yung masking up eh. Diba dati parang ang alam lang natin, Japan lang yung nagaganon kasi sobra nilang courteous, they want to be considerate. Ngayon, to mask up, kahit hindi na required outside, marami pa rin nakamask. So it's in consideration as well as in protection of others. Yes, so lalo kung ikaw yung may dala nung, ano, no, nung virus. No? At syempre gusto nating batiin yung mga narito, no, kahit na nag-absent tayo, nag-break tayo ng last week, no? And our commitment remains, di ba? Sometimes may mga in-heads up ko na kayo. May mga episodes tayong paparating na baka wala ako, no? Pero andito si Cher, no? And of course, meron tayong pool of co-host and guest. Of course, we'd like to feature again yung mga nag-iba na, like si Gianetto, no? Si Gianetto. Oh, yes! Meron silang brick and mortar. Congratulations to Leslie, no? Maraming salamat. At naging guest natin sila dati, no? Bago pa sila sumikat ng gusto. Doon na, pwede natin balikan yung episode na yun. I remember that episode, nasa ano ako noon, Linggayen. Ay, oo. Yung may nagpa-balance ka na laptop. Congratulations, Les, no? At sa yung partner, of course, and sa mga kasama mo dyan, si Gianetto. You can also, of course, search them and, you know, look for them online. They have both, ano ngayon, delivery store and
an actual store, no? Yes. Na punong-puno, lunchtime pa lang punong-puno, hindi ako makasingit. So baka next week na ako mag-attempt, no. And of course si Luigi of Luigi's Pizza. Talagang patuloy ang pagdami ng customers, no. And nakakatuwa, no. And of course yung recently lang si Leon, no. Leon Authentic Mexican, pinag-uusapan ngayon, very hot, no. Dinadayo, no. And congratulations, no? Leo, no. And Anne, no. Sa inyong tagumpay. And syempre, speaking of tagumpay, bago pa nauso yung mga nagtagumpay na yan, eh, usong-uso na yung tagumpay ni Chef Jun de Guzman. Syempre! Catering queen, no? Catering queen ng Malabon. At speaking of pillars of the industry, no, of course, Mr. Elmer Miklat. No, yan, talagang sikat na sikat nung araw yan, lalo dyan sa bandang Katipunan. Kandang gabi sa iyo, Brother Elmer. Eh, si Jun Joko, pag pinag-usapan naman yung Las Piñas area, yan naman ang ika nga pinamahalaan ni Coach Jun Joko. Erwin Lancero at ang mga taga Hotel Marciano, magandang gabi sa inyo. MJ Apostol, Glesil De Jesus, at syempre si BFF na namiss tayo, si Miss Jazz Distrito, si Ian Hulaton. Talagang nakakatuwa. Pag nakita mo yung mga pangalan, one week has passed. Ito, 2 weeks, no? So, from the UK, of course, early bird, parate. Victor Mempin. At si Carla Marie, magandang gabi sa'yo. Welcome to the show. John Mark Donato, good evening, coaches. Sabi niya, good evening din sa'yo, John Mark. No? And Roger De La Cruz is watching. Magandang gabi sa'yo, Jer. No? At sa ating mga kasama, si Amy Villamayor. Jocelyn, Engineer Jocelyn Cahigas. No? Hi! Scandinavia. No? Hello, hello, hello po, ma'am. Magandang gabi sa'yo. Katama ng puso pag nakita natin silang nanonood, no? Nag-guest ngayon, kaklase natin sila, no? At mula sa Quezon, no, sa Alabat, no, si Alex Reyes, Brother Alex Reyes. Oh, yun, si Leslie nanonood. Hello Leslie, congratulations again, no. And of course ang reyna ng Paranaque, yes, no. Kung ito nahilig sa politiko, malamang mayor to ng Paranaque, si Mayora Sin Pineda, no. Mami, magandang gabi po. Na talagang pina-follow up ako. Ako, may resto coach ba? May resto coach ba? Nakaka-pressure. Siyempre, mga kaibigan natin sa University Hotel, di nawawala yan ang kanilang suporta. Si Miss Mildred, si Miss Cynthia, no, at ang lahat ng ating mga kasama dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? At ngayon, maulan gabi. No? Maulan ba dyan sa KL? Makulimlim. As in, mahirap tumayo sa umaga dahil laging madilim. Dito, napakalakas yung ulan, eh. Talagang pagbumugso, talagang malakas. Eh. May mga pagbaha, so mag-ingat po tayo. Siyempre, may mga sakit na naman, na dengue, leptospirosis, no? Ingrown nail, no? Ayun ko, kung ano connection nun, pero parang, yan ang laman ng mga, ng mga social media na minsan, nagugulat kayo. No? So, magandang gabi rin po sa ating mga kaibigan mula sa Oh My Greek at saka sa Zig, si Gerard Flores, si Sir Louie at si Julio. Of course, si Hul, no? Hul Espina. Dami natin binate, syempre, na-miss natin lahat. Syempre, si Coach Mel Isagire, no? At ang kanyang mga hinakot papunta rito, si Ning Estabilio and Company. Ang dami na naghakotan, eh. No? Kaya lumaki na yung tribo natin, ano? So, nakakatuwa. And ako, natutuwa ako siguro, no, mangyayari to. Pinapangako namin ni Cher, pag uwi ni Cher, mag-face to face tayo na episode, no? At party, magpapa-party ako. Ayan, ha, tandaan yan, ha. Magpapa-party ako. Tsaka sa mga regular natin na kaklase rin. Tsaka food crawl, 'di ba? Oo. Para magkita-kita tayo at ma-celebrate natin yung ating ipinanganak ng pandemya. Ngayon ay nasa 107th episode na po. Biruin mo! Nakatawa, no? Kung susumayin mo yun, 2 taon mahigit na yun, eh, kasi 52 weeks. 52. No? May mga breaks in between, pero yung commitment remains. No? And hindi po kami gaganahang mag-commit kung, alam mo, kundi dahil naiisip lang namin kayo parati. Ayan, sabi ni Jazz, no, ako nang bahala sa backdrop sa party. Ayan na! Pero itong party na ito, tingin ko, ha, hindi ito kakapusin sa pagkain. Sa dami ng mga nagluluto dito. Patla kong patla kayo. Malamang yung venue, sasagutin na ito ng University Hotel, eh, di ba? Di ba? Uupahan na natin doon yan. And then yung pagkain ni Chef Jun de Guzman, di ba? So, kanya-kanyang dala, no? Ang saya-saya siguro nun. So, ayan, imarkahan niyo na po. Ay, pag sinabi ni Cher na uuwi siya sa Pilipinas, gagawin natin yan. Oh, balls in my court pala. Okay. Siyempre, hindi na natin siya pinipressure, di ba?
So medyo malayo-layo yung hugot ng ating top three takeaways. If you want to share with us whatever you took from the last episode that we had, no? Yeah, actually short and sweet siya kasi very, ang ganda nung discussion natin with Chris especially dahil nakita natin yung dalawang point of view pag yung top reasons to pursue a career in the resto industry. So yung takeaways natin would be very, na-feel ko to kahit wala ko dun sa industry, yung fun. The first thing that you've highlighted that it's a fun industry to be in. O siguro, kaya kung wala ako sa industriya ng restaurant, baka matanda na ako eh. Sa totoo lang, di ba? Kasi, you know, it keeps you young, it keeps you energetic and enthusiastic and, you know, part of the ano yan, eh, job description is to bring in energy, not to drain, di ba? And you know, yung fun, ano yan eh, parang simptomas na yan eh. Pero nanggagaling yung fun dun sa fulfillment kasi, di ba? Yung pagpunta mo sa restaurant, iba yung energy level, iba yung pakiramdam, di ba? Kinikwento ko nga, di ba, nung panandalian akong nagtrabaho sa ibang industriya, sa mall, no? Bumabalik ako, dumadalaw ako sa mga kusina ng mga tenant because hinahanap mo yung kusina, hinahanap mo yung energy of that engagement with customers, engagement with the frontliners, no? Iba eh, iba yun eh. Yung pacing kasi ng restaurant, ibang level, no? Yung mga marunong kumain ng nakatayo, marunong yung nakakumakain ng alas dos ng hapon, no? At alanganing oras, yung mga nagsasakripisyo sa closing, no, marunong maglinis ng grease trap, no. Iba 'yan eh, iba yung parang ano eh, meron siyang tribo. Sariling tribo ng mga tao na they understand the language of each other. And you know, being part of that community of people working in the industry is actually in itself, no, very fulfilling. So pag fulfilled ang tao, ano 'yan eh, madaling manifest yung fun. Hindi persado, hindi robotic, hindi insincere. Sa halip, eh, talagang spontaneously fun, no? Mga tao kaya, sa industry. Kaya nga, I never felt na even if I'm not in the industry, you have this tribe, na, meron kayong tribe, but hindi kayo cliquish. Alam mo yun, you're very collaborative and I think inclusive. Very inclusive. Yes. And then it's in your DNA to be in sales and marketing. Yung thinking na yun, yung ganun kabilis. Bibigyan ko kayo ng clue. Pag may nakasabay kayo sa pintuan, pinagbuksan kayo, malamang dalawa yon, taga-hotel o taga-restaurant yun. Yung mga taong, you know, yung instinct nila, no, yung magsilbi. Uh-huh. No, and I'm happy and I appreciate the fact that you mentioned that the restaurant industry, actually, hindi kami snob or snooty. No? Ano siya eh? Welcoming. Kasi yun yung nature niya talaga, no. Na by the way, bago natin makalimutan, nag-birthday si Donald Tenorio, no? Oh, yun, nakita ko yung birthday ni Donald Tenorio at golden boy na siya, no? Oh. Golden boy na siya. So magandang gabi. Hindi ko alam kung anong oras to, magandang umaga siguro kay Chef Jenny at congratulations at may golden boy ka na. Oo. Na hindi mo kang golden boy, di ba? Oh, batang-bata. Ayun talagang batang-bata. Si Donald Tenorio. Sabi ni Miss Desi, hindi ka bagay sa mall. O, kasi magkasama kami sa mall dati nito. No? So, alam niya yung pagkabagot ko nung nasa mall ako. Sabi ni Engineer Jocelyn, kailan po ba yan para makauwi din po? O nga naman, di ba? Sabi sa'yo eh, si Chef Roger De La Cruz, nagbo-volunteer na. Oh. Volunteer for cooking. Hindi tayo, yan ang party na di mawawala ng pagkain niya. Ang saya. Oo. Ayun yung point two. I think naseg mo na, Coach. Yung service to others. It's a perpetual interest and passion in food and people. Sinabi ko perpetual kasi hindi siya yung one-off eh. Ano siya talagang, kahit ilang taon na eh, ilang dekada nyo na eh, every time you speak about it, nandyan pa rin eh. Para kung ano, sinisindihan pagka yung sinususian pagka yung ano, pagka na pag-uusapan yung industriya because it's a lot of fond memories, 'di ba, with customers, with co-employees, no, and you know, it's a lot of ano rin, opportunities to be of service. No, not just to customers but also for, you know, to like if you're a coach, you're a mentor, you love helping people, very tangible eh. Very tangible yung ano niya, yung impact. Hindi ka kailangan maghintay ng matagal na panahon. No, may pumasok na guest, napasaya mo pag-uwi, nagpapasalamat sa iyo, magkaibigan na kayo, alam niyo yung pangalan. It's ano siya, no, spontaneous and instantaneous, no. Andun yung ano kagad, no, yung resulta, no. It's and I like that, no. As a person, I love doing that. That if I see the results of what I work for and you know what I, you know, my passion, 'di ba, yung what I love doing.
yun yung ano, yun yung nagiging ano mo eh, fuel mo, no? To work day in, day out, no? Even if it's a really difficult industry to work in, very challenging, no? Marami ring ano, no? Marami ring social challenges, no? Na pag-usapan natin yun. But it keeps you going. Kasi nga, if you're a person who really loves to serve, ito yung industriya para sa'yo. Diba? Pasok siya. And third, but certainly not the least, yung main mantra din natin why Resto Coach is here, it's great training ground for leadership and entrepreneurship. Yeah, two things. No? Na speaking from experience, ang if you ask me, ano yung dalawang bagay na natutunan ko sa industriya na talagang nakakatulong sa akin sa kabuhayan ko, sa pagtulong ko sa ibang tao, is leadership, no? And number two is entrepreneurship. Translating yung technical know-how into something that can multiply, no? That you can scale, you can share, no? Yun naman ang essence eh, to share it with others. Now, you cannot share it with others kung hindi mo na master eh. Diba? Kung hindi mo naintindihan yung maliliit na detalye. Para maintindihan mo, magkaroon ka ng interest sa maliliit na detalye, then you have to have that passion for the industry. Diba? So yung leadership and yung entrepreneurship are both, ang tingin ko diyan ano yan eh, vocation. No, it takes a lot of commitment to go into these two fields na sa loob ng restaurant industry napakataas ng opportunity talaga, napakadami. And kailangan ano siya eh, ika nga eh, prerequisite or requirement siya. It's a necessity para mamuno ka at saka para marunong ka sa negosyo, kailangan 'yan. Para mapagtagumpayan mo yung industriya. Ayun. So, a lot of reasons to pursue a career. At maganda rin naman yung next episode. Yung ating current one. Kasi yung ating current one, ano ba yung pag-uusapan natin? Kasi kinakabahan ako dahil katatapos lang ng Binibining Pilipinas. So, malamang, na-inspire ka na naman na magtanong ng mga pang grand finals, no? Ng mga pang top five, no? Ng mga katanungan, no? Hindi ko pa naman pinangarap na maging ano, no, maging Mr. Universe. Oh, yung tipong ano, hindi madami pero nanununtok ganyan ng mga nanununtok ng mga katanungan mula kay Cheryl Goss. Ayun, kasi gusto natin mapiga yung part ng what we have learned before and what can we do now? Kasi ang ating episode 107 is yung opening a Resto Negosyo then and now. And who better answer it than you, Coach, in terms of what you've done. And then the tuition fee na dinaanan mo, na pinagbayaran mo, it take advantage ng ating mga classmates. Because we need to learn from the past. So we can prepare with ano naman to eh. Nangangamoy usapang may edad, no? May wisdom naman, gano'n. Wisdom. Okay, sige. Wisdom. Diba? Hindi edad. Okay. Alam mo, natutuwa ko na, dito yung mga taga-Balay-Inasal ulit, no? Na-miss namin kayo, ha? Welcome back. John Carlos is also watching, and speaking of leaders in the industry, si Ulysses, no? Ulysses Nang of Maxis Group. Magandang gabi sa'yo, pinsan. At si Rodel Rotario ng Shangri-La, no? Si Chef Rodel ng Shangri-La. Ito, nakakatawa to. From humble beginnings also, kasama ko, babata ko to, no? And naglalaro na kami ng basketball sa lupa. And now, he's a chef in Shangri-La, no? Shangri-La Hotel. Wow. Dito na yung mga taga Tapakwin. Tapakwin, sa pamumuno na kanilang Tapakwin. Yun. Andito na. Ayan na, sunod-sunod na yan. No? Jerlo Bernardo, magandang gabi siya. Chef Jordan, hindi ko pa nakikita yung pangalan, pero binabati ko na. At syempre, no, recently bumati sa akin at miss daw tayo si Brother Jake Castro and si Miss Tina Castro yung Las Vegas, Nevada. Nice. Inaabangan ko yung pag-uwi niyan. No? Kasi talagang brother. No? Mga brothers natin sa Howball, si Commissioner Chito Jauregui. Alam mo, isa rin yung advocacy yan. Yung pag-maintain ng share yung weekly basketball schedules. No? Alam mo, trabaho rin yan. Ha? Hindi yan, commitment din yan. And you know, believe it or not, Howball has been running for 30 years now. No? So sabi ko nga, ang daming ipinastol ni Boss Chito sa mabuting daan. Nasaan sila eh? Nagbabasketball. At ngayon, totoong nagbabasketball na. Nagbabasketball talaga. Ayun. Hindi kayo pwede kay Commissioner Chito yung mga kalokohang nakunari nasa basketball. Dapat nandun ka talaga. Ano talaga? Ayun. So, maraming salamat kay Chito. Sige, go ahead tayo. Marami tayong magkikwentuhan. Tama. Oh, speaking of umpisa ko na yung wisdom question. Pagpingi naman ng short background of the Resto Negosyo industry. So kung ano yung mga evolution, kasi you've mentioned brands, eh, 'di ba? So yung ano yung evolution, ano yung ups and downs, ano yung golden age. Speaking of golden age, 'yun.
Ayan, parang ang expectation mo ay mula 1908, no? Hindi na. nung natuto yung pag-invent ng fire ganyan. Hindi. Pero alam mo, seriously, I can ang pwede kong ikwento with factuality na ikwento sa akin ng, you know, kwentong historian, hindi kwentong Marites, eh yung storya ng restaurant namin, no? Nung araw kasi, nung 1950s, 60s, 70s, uso yung wala pa namang mall eh. You have to remember that yes. period before the malls. Tama? A lot of people don't understand it now because pinanganak sila 86 and above. May mall na sa Pilipinas noon, no? In fact, bago naman nag-86, meron ng mga arcades eh. Yes, oo. Na quad, di ba? Yung manakapanda ng pangalang quad. Matanda na yun. Di ba? Kasi ang talagang unang super mall ay yung ano, no? Yung SM City North EDSA. Yes, oo. Tapos Center Point, no? Yan yung dalawa, no? So kaya ako nababanggit yan kasi ang konteksto ng mga batang lumaki ng 70s kagaya ko, our restaurants are really restaurants, no? Meaning malalaki. Stand alone, may parking, no? It's an event to go there, no? But you have to remember, there was a game-changing phenomenon that happened also in the 70s. The advent of fast food in the Philippines. Ah, diba? Kasi prior to that, mga restaurant talaga. Yan, Max's, no? Kaya ang heritage ng Max's, American, eh. American, yes. Yan eh, no? And also Aristocrat. Yes. No? Ang heritage yan, American. Dalawa lang nung araw, no? Western restaurants or Chinese restaurant. Totoo. Mamon Lu, Pansiteria San Jacinto, di ba? Mm-hmm. And yung pansiteria ng lolo ko, doon na-categorize. Doon na-align. Yung mga migrants, no? From Binondo, from China, no? Na nagtayo ng mga oriental restaurants, no? Na gusto yung mga Lazy Susan. Ah, diba? Paikot, no? Yung Loriat, di ba? So yung kultura, may dalang kultura yun eh, no? And speaking of culture, from the American model of a restaurant which was popular during the American times in the Philippines and even after the war, yun yung modelo, no? Malaki, no? Great, you know, dining halls, waiters that are wearing, you know, long sleeves and bow ties, no, etc. Ang naging modelo niya is yung fast food, no? Nagkaroon ng pagbabago, abrupt change, no? Kasi ito yung full service restaurant, wala pang casual dining eh. Wala pang gaano, no? But hindi alam ng tao yung Shakey's casual dining yun eh. 1975 yun, no? Casual dining yun, no? Pero hindi pa defined eh. Uh-huh. And then you have the QSR biglang pumasok, no? McDonald's, uh-huh. Jollibee, of course, no? The legend of Jollibee, which is 1978, started in Cubao, no? Yung Coronet Theater. Pag alam mo yung Coronet Theater, matanda ka na rin, no? Saka yung Quezon Theater, no? So yan, ang alam na ng mga bata, Gateway, eh, di ba? Yes, so. Pero doon yung sa Bandaron, no? And then, of course, yung Alimol, di ba? Andyan yan. Mm-hmm. So, when fast food happened, no? Ako, buhay na saksi ako dyan, no? It made it, you know, restaurant food was made more accessible. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung tita mo nagtatrabaho sa eskolta, mag-uuwi yan ng Cindy's, 50-50 burger o kaya Big 20 burger, no, o yung Tom, you know, later on yung mga Tom Sawyer. Mm-hmm. And then KFC was in the Philippines. Hindi pa KFC yan. Kentucky Fried Chicken, no? Mm-hmm. And very few branches lang yan, no? So if you're unfortunate like myself na nasa norte ka, Valenzuela, Caloocan, Malabon, hindi mo kailangan dumayo ka para makita mo yung mga yan, no? Either sa Maynila, no, sa Skolta, or pumunta ka sa Makati, no, or Cubao, no, sa Cubao may mga permutations or variations ng mga pizza, no, Western food, may mga original brands, and then may mga copycat, no, na Pinoy version, no, kaya nga mayroon 3M pizza, matagal na yan yung 3M pizza, di ba? And you have Tropical Hut, matagal na rin yan, no, kaya nakakatuwa nga nung recently nagkaroon resurgence because may hihugot talaga yon, no? Yes. So American fast food was introduced to the Philippines in late 1970s. No, yung casual dining, sabi ko nga, no, a lot of people don't give them credit for this, but Shakey's was one of the first casual dining American restaurants in the Philippines. And sa kanila, game changer yun kasi they brought in the draft beer and they brought, that was the primary reason but sila pinasok sa Pilipinas, eh, no? And then they brought in yung ano, no, yung pizza as a food that can be enjoyed in a party. 'Di ba? Yung American party, yung mga yung thematic, no? 'Di ba? They yung jazz, no, and then they're wearing the hats, no, and the uniforms, no. Uh-huh. All of these were actually ahead of its time. Yeah. May entertainment kasi yung pa, 'di ba? May dining, pa, eh. Bumalik yan uli sa Pilipinas, believe it or not, no, nagpumutok uli
1995 when Fridays came to the Philippines. Mm-hmm. So yun yung talagang casual dining as it is defined in the States, no? So iba, no? Iba yung karanasan. So ano yung diferensya, no? Well, culturally may impact din siya. No, because again, no, eating in restaurants before was really a treat, no? An event, a mm-hmm. celebration. It's weekends, no, even before nag-mall. Nung nagkaroon ng mall, nagbago mm-hmm. yung picture because mm-hmm. now, you know, all of these restaurants and other places to eat were brought together in one giant place, no? Yes. So, competition was really head on. So, hindi ano na eh, matira-matibay, and accessibility was redefined, no? Parang imaginein mo yung pagdating ng social media at saka mm-hmm. ng GrabFood at saka ng Food Panda, mm-hmm. no? Anisb before that, no? Parang ganun yung pagrating ng mall, nagbago, no? Potato mm-hmm. Corner was actually a product of the SM Malls, di ba? Isa yan sa mga unang tenants eh. Diba? And if you remember dati, no, it's a novelty to go to the malls because you know, on your left will be Pizza Hut, on your right will be French Baker. Mm-hmm. Ama, constant uh-huh. yun, no? Yeah. And then you will have, you know, what's the equivalent of Blockbuster Video? Nakalimutan ko na. Yung rentahan. ACA. Yung mga video, di ba? ACA. Yung, uh-huh. yung sa Viva, may counterpart yung Viva na ganun. Mm-hmm. So, yun yung realidad, no? And there were early franchises in the past, no? May mga So ano yung sinasabi nating kaugnayan o relevance niyan, no? Ang relevance niyan is all of these influences, no, na transfer din yung technology sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero hindi ganun kabilis yung acceleration ng pag-embrace, pag-scale because hindi pa equipped yung Filipino entrepreneur to put up their own brand. That's mm-hmm. why ang talagang game changer is Jollibee. Because instead of franchising a brand from abroad, from the US in particular, they created a Filipino brand. Mm-hmm. A version of a, di ba, an American ano. And hindi lang naman siya nag-try. Pero siya yung pinaka ano eh. And I would say, kung tatanungin ako, no, kung may magtatanong sa akin, ang sagot ko, is because they actually elevated the level of standard. Pinantay nila and even inattempt nilang lagpasan yung McDonald's. And that's very important kasi para hindi ka na copycat, no? Mm-hmm. You try to best them in terms of quality. Uh-huh. Kaya nga, di ba, nauso yung langhap sarap eh. Brand X, mm-hmm. brand Y, di ba? Uh-huh. Which, ang sinasabi nun, lasa. No? Yung, mm-hmm. Early, ano ko yan, learning ko na, ano ba yung definition ng Pilipino sa value? Lasa. Mm-hmm. Kasi even Jollibee, back then, na-discovery nila eh, na yung lasa doon nagkakatalo eh, di ba? Mm-hmm. And yung the total eating experience first, no? And for a fast food restaurant to make a stand for quality, for training, ako talaga naramdaman ko yun. Nagtrabaho sa Jollibee, yung training iba, no, American standard din. So yun yung mga factors that influence, no. Now, you talk about the 1990s, 1995 in particular, where you know the American influence biglang ano, no, talagang bumilis lalo kasi sure, dumating yung Fridays, yung Benigans, sunod-sunod mm-hmm. Italianis, mm-hmm. no, Outback Steakhouse, no. And people, back then, tanda mo, hindi pa nagta-travel masyado ang tao noon. Yes. Hindi ka tulad mm-hmm. ngayon, di ba? Parang lahat nagta-travel, lahat mm-hmm. parang social media. So it was really a novelty to have these restaurants na kung nagbiyahe ka, nakita mo sa Amerika, nandito na sila. Mm-hmm. And sunod-sunod, ha? Sunod-sunod. Yes. Because the economy was good at that time, no? Yeah, mababanggit na rin natin, di ba, yung pagkamatay ng dating presidenteng Fidel Ramos. Yun yung panahon na yun, eh. Mm-hmm. Di ba? 95, no, na tapos papunta kay Presidente Erap yan. So, you know, but there was an Asian crisis which, ano, imagine, ang daming nag-invest dito sa Pilipinas, mga foreign brands, and yung mga pioneers yan, sila Mr. Stelton of Bistro Group, no, nagdala sila, no, sila Mr. Yang of McDonald's, they also brought in Chili's, no, and all these groups, nagdala sila ng mga restaurants dito, biglang nag-crisis. Yes. Asian crisis, tapos sumunod doon, mad cow, no. So yung mga batang katulad namin no na manager na yung hype na train kami sa abroad no, everything was you know the golden era of Pinoy restaurant training in the US no. Na imagine no papadala ka sa US para mag-train. Ganun kagandang outlook no. And you know trivia, Bistro actually owned the franchise for other brands in Hong Kong as well. So ganun kalaki yung ano no. Yung optimism about the industry in the middle to late 1990s no.
kasi driven yung by the growth of Jollibee and all this fast food, yung may-ari ng bistro, yan eh, yumaman din siya dahil sa restaurant equipment. No, dahil sa pag-grow ng fast food, ng QSR, technically, yung growth ng QSR fueled the influx of the American, ano, no, American, technically, ha, because, you know, Bistro Group was the biggest, eh. Brought in Italianis, Fridays, Outback, Fish & Co. Lahat yun, ang pinagmula nun, ang DNA nun, ano, eh, Technolux at saka HKR equipments, di ba? And eto, nakakatuwa, no, the trivia. Nung World Youth Day, imagine kung gano'ng karaming fryers, restaurant equipments ang ginamit to serve the thousands of guests, no? And that was, Jollibee brought them in, nag-sponsor sila, because after that World Youth Day with Pope John Paul here, they expanded rapidly. So may pagdadalan yung mga equipment na in order. No? Nakita niyo yung richness nung ano nung history ng pagkakaugnay-ugnay, di ba? So casual dining was here, no? Kahit na anong mangyari, yung mga tinraining mo kasing Pilipino sa abroad, pag-uwi niyan, iba yung dala niyan eh, di ba? Kami na imbibe namin transfer yung culture sa loob ng restaurant, yung importance of culture. Iba yon ha, yung hindi mo lang inaral yung pagluluto, yung pagseserve, yung buong kultura ng brand, dinala mo sa Pilipinas. No? And kami yung mga produkto na yon, kami yung henerasyon namin nila Ed. Kami yon, no? Na ngayon, makikita mo yung mga nanggaling dyan, nakakalat yan sa iba't ibang mga restaurant groups, no? Occupying leadership positions. No? So, and then the phenomenon of, ano, no? Yung mga, ika nga, yung mga super accelerators happen. No? Social media. Bago social media, alam mo kung ano, nung panahon ng Buffalo's, nagbubukas kami, 08, 07, 09, Food Channel. Oh! Malaking influence sa yun. Even si Zark. No? Even, yung mga nagbabarko. Alam mo saan nanggaling yung mga nagbabarko, share? Sa mga casual dining restaurants. Na, di ba si Zark is a great example. Galing sa Outback, kumuha ng experience para makapagbarko. So merong gano'n, no? Si Chef Jordan Bernardo, si Rod, na nanonood sa atin, yan din ang buhay niyan, no? No. So yung mga yon, lahat yun nakita mo yung pagkakaugnay-ugnay. And then when they went back, in the case of Zark, he opened his own. In our case, we opened our own. And lot of the influence came from the travel, you know, the food network and traveling. Kasi bago na uso yung self-funded travel, maraming Pilipino ang nagbarko. Diba dati ang kwentong OFW lang, nakarating ako sa Saudi, nandun ang sa Saudi, may ganito, may ganyan. Pero yung kwento ng nagbabarko, iba. Kasi iba't ibang lupalib yung naigot niyan, di ba? Florida, you know, pagka nasa ano ka, no, dun sa Caribbean, no? And then yung Europe, no? So lumawak eh, yung perspektibo. And then pag-uwi, another batch of technology transfer, people are now equipped and empowered to create brands, di ba? Ayun, so na. May lakas na ng loob na, okay, sige, maganda rin ang ekonomiya at that time, 09, no? Hanggang 2010, mababa pa food cost noon, no? Kasi ilan pa lang kaming nagre-restaurant noon eh. No, aside from the chains, ilang pa lang yung independent restaurants. Yun ang nag-boom nung 2009, 2010 hanggang no, hanggang bago nagpandemya. 'Di ba? Na sangkatutak ng restaurant, libo-libong restaurant ang on the average 2,000 restaurants open in a year, no? But again, no, kaya nga na nagkaroon din ng stimulant yung resto coach kasi ang dami rin nagsasara. So paano natin sila tutulungan na paano hindi mangyayari na ma-disrupt yung industriya? And during that time also, napansin mo rin, ano? Social media, food network, culinary schools. Ayan. Kasi pinanganak din yung concept ng celebrity chefs, di ba? So, pwede palang karir yan. Tinan mo si Anthony Bourdain, di ba? Tinan mo si Bobby Flay, di ba? All of these things encourage us na, okay, culinary, yung kusinero na redefined. Diba? So nagkaroon ng culinary school na parati natin sinasabi, kulang lang ng isang elemento, yung dapat culinary plus entrepreneurial, diba? Yes. So, and then yung growth ng industriya na yan, yung paglobo ng industriya na yan, no? Lumaki yung industriya, maraming participants, maraming tuition fee na binayaran. No? And now, eto na tayo, no? Nung nagpandemya, nagkasalaan ulit, di ba? Oo. And now, you know, during the pandemic, nakita natin yung phenomenon ng online business. No? Hindi kailangan ng brick and mortar, di ba? Maraming nakapag-cloud kitchen, ghost kitchen, no? Kung ano man ang tawag, virtual kitchen, no? And incubation was redefined, no? Kasi dati, Mercato, food park, no? Magandang gabi, RJ Ledesma. Ayan.
And then now, nung pandemya, nagkaroon ng empowerment ulit. No? I can do my own marketing. I can promote my own business. I can do it at home and then just sell. Mm-hmm. And ngayon, nakalibrate ulit. No? Sino nag-survive ng mga online businesses? Nagtatayo na sila ng mga brick and mortar. Kasi, bakit? Bumabalik na sa dining yung tao eh. Mm-hmm. Hindi ka na pwedeng mag-survive ng delivery lang kasi pumapasok na ulit. Mm-hmm. So, I hope nag-enjoy kayo sa munting kwento natin at dyan po nagtatapos. Hindi, Coach, natutuwa ako doon sa point that you mentioned din na I've observed, even if yung the one you spoke about as early as 1950s to the present, core pa rin and the soul behind it is the brand. Diba? If you create the brand, if you position it well, nakaukit siya sa utak, na maintain siya through and through, magsusurvive siya. Yeah, and ano, no? And tama yung sinabi mo, no? Yung brand is something that a lot of people neglect. No, tatlo yan eh. Brand, mm-hmm, business, people, di ba? Mm-hmm. So, asan yung culinary? Di ba? Nandun sa brand, nandun sa business. Mm-hmm. Nandun sa people. So, ano siya eh? It cuts through. Pero importante ma-recognize mo that there are three elements, no? To make it successful. The brand, the business, and the people. And yung kung wala yung brand, no? And brand is not just external, no? You have to have internal branding for people, for your frontliners, your tribe, no? Inside the restaurant, your team. Yun yung mga ano eh, no? Yun yung mga ikakay natutunan ko na kanina lang pinagkikwentuhan namin ni Chris Guillermo, magandang gabi sa iyo, Chris Guillermo, nanonood siya, no? Undervalued sa Pilipinas yan eh. Yes. Yung value ng culture, ng leadership culture, ng winning culture, high performance culture, na tawag namin sa Buffalo dyan, wings up culture. And undervalued yan eh. And ako, I enjoyed that unique perspective of going through all positions eh. Almost, no? Except mascot, no? So, nakita ko eh, yung kahalagahan, nung engagement ng tao. Diba? And yun yung one of the things that we learn from Americans, no? American restaurateurs, and Japanese, no? Restaurateurs, and Korean restaurateurs, which actually, no, na establish nila yung value nung when they interacted with American brands as well. Diba? Okay, that's what you call culture. Kasi dati hindi ma-define eh. Ano ba yung tawag dun sa pag-diba yun? Naalala mo nung guest natin si Ninong Ray, hindi siya matapos dun sa kwento na iba yung sa kusina, diba? And diba? All of these things, na-define yan eh. Yun yung kultura na tinatawag is how you engage your people in the peakest of peak, no? And in the most high volume holiday, and more importantly, the disciplines required to operate a successful restaurant. Kasi it's all about disciplines, no, that are unique to the industry. Very unique nga indeed. Kasi you mentioned also yung the early part of the whole journey is yung pang-okasyon, pang-celebration. Pero ngayon, most of the brands nagkaroon na ng niche ng parang pang-araw-araw, na naging part na siya everyday. I think it's also a product of a lot of efforts in the industry to define na hindi lang siya pang birthday, hindi lang siya pang celebration, but nagkaroon na ng nangyari, I wanted to point out kasi nangyari din siya during the pandemic, 'di ba? Parang mamamatay ba yung industriya kasi lahat nagluluto na. But the more we realize, no, ang daming pinagdaanan ng industriya na hindi niya nagagawa ng pagluluto lang. It's more than that. Well, you know, magandang segue mo kasi doon ako papunta, no. You know, if you look at the history, no, rich history of the restaurant industry in the Philippines, particularly in the last 50 years, no. Napakagandang gawa ng libro niyan eh, no? Kung meron lang tutuwang sa akin. Mahirap na magsulat ngayon sa dami ng ginagawa ko. Although passion ko rin 'yun. Anyways, I was saying na alam mo, ano eh, no, it's amazing, no. Minsan siyempre, mayroong mga moments na nagkakape ka or nag-iisip ka lang, nagmumuni-muni ka na parang ano kaya alam ko na yung alam ko ngayon at ibabalik mo ko in time. So, sa 1970, siguro ang yaman ko nang yun. Kasi totoo lang, yung barrier to entry noon, parang napakalaki. No, people will either just do a karinderia or they won't enter the industry, no, unless they have that big capital to do a big restaurant. Di ba? Mm-hmm. Kasi ngayon yung barrier to entry, yun yung nawala eh. You can do an online business, you can just cook food and sell it online, no? Yun yung maganda eh, no? Uh-huh. Na-liberalize, no? Na-democratize yung industriya. Yes. But at the same time, ang sinasabi rin ngayon, napakahalaga
Na kaya po, sinasabi ni Cher nga, bakit ano, no, magluluto ito? Because ang hinahanap mo pa rin yung quality, restaurant quality food. Restaurant quality experience. Na mahirap i-duplicate sa bahay. Kasi yung effort that you have to put in, no? And the practicality of it, no? Kasi ngayon, mas smaller na yung mga families, hindi ka na nagluluto for 8 people, no? Kaya yung skills din ng pagluluto, nawawala na unti-unti yan, eh. Yun yung dapat din bantayan, no? Nagiging, ano na siya, hindi na siya, dati parang expectation sa isang bago kang mag-asawa, kailangan marunong ka magluto. Which is, no, ngayon, hindi na ganun, eh. But you have, that's a reminder also, na, okay, with all these options available, what differentiates your food? Para maningil ka. Para manghingi ka ng bayad, para kainin ng tao yung pagkain mo. Diba? Kasi expectations, yun yung nag-bind pa rin. Ano? Yun pa rin yung bumabalance. Eh. Mm-hmm. Tumaas yung expectations. Eh. Kahit dumami yung restaurant, dahil tumataas yung expectations, yung quality expectations, value expectations, experience expectations, no, hindi ka pa rin makakatawid pag hindi ka nag-pay particular attention to quality, to hospitality, to service. Because kailangan yung sinisingil mo, masulit pa rin talaga. Yes. Yun yung great ano eh, yung great ika nga eh, equalizer. Balancer uh-huh. of everything, no? Siya yung nag-equalize para hindi mawala sa synchronicity yung industriya. Oh, that I'm happy you mentioned that, coach, kasi naiaalala ko rin yung mga gusto kong panoorin before, yung mga kitchen nightmare, yung mga ganyan na hindi enough na okay, marunong siya magluto or marami siyang budget pagpasok sa restaurant. Pero if hindi niya ma-maintain nga yung quality, yung tamang menu, yung experience, it doesn't matter. Yeah, tsaka you have to remember, okay, magaling ka magluto, pero how will you grow kung ikaw lang yung nagluluto? Mm-mm. It's physically impossible. Then you have to take breaks, no? You have to realize at one point, if you really want your restaurant to become your source of income, source of stable livelihood and retirement money, you have to expand, no? You have to expand your operations, and that will require, again, no, babalik tayo, engaging people, yeah, no, na mag-hire ka, mag-train ka, and that's actually for me one of the more important parts. Kasi kung puro negosyo lang to at walang leadership aspect, walang relationship building aspect, matagal na akong wala dito, eh. Kasi di ba, I mean, it's not as fulfilling kung wala yung people aspect, eh. Yes. Kaya siguro hindi ako pwedeng pang online business, eh, kasi hinahanap ko talaga yung interaction. Old school ako, eh. Diba? Diba? So, yun. O, diba? Sorry haba ng mga sagot ko. Hindi, okay lang, coach. Actually, we encourage the our classmates to share their experience dun sa evolution. Kasi I'm very sure lahat sila was a part at one point, at any point, nung evolution ng ating resto industry. Yeah, iba-iba. Like ako, si Donald, kasabayan ko yan, kabatch ko yan, no? Si Chinte Renal, naririto rin. Si Manly, magandang gabi. Chef Jordan, dumating na. No? Si Harold Diang, no? Yan, marami rin may share yan sa history. No? Na ito, more on ano to, eh, systems guy. No? So marami rin may share yan. Misa, i-guess natin siya. Si Chris Guillermo, no? Na ating paboritong co-host na rin dito. No? So magandang gabi sa'yo, Chris. Advance warning, no? Pag wala ako, ikaw ang papalit. Ayan. Edith Lixie, magandang gabi sa'yo. Arden Alojado, magandang gabi, brother. Chris Atrela, yan, makasabay namin yan. Ngayon, nasa abroad na yan. Nagmula rin yan sa pagtatrabaho sa restaurant industry dito sa Pilipinas, di ba? Casual dining. Di ba? Annabel Johnson, nasa technical services yan, pero nasa industriya, yung asawa niya, sa industriya, di ba? Si andyan sila, nanonood, no? Si Elik Johnson at saka si Annabel Johnson. And Derek Montiel, nanonood rin po. Ann Dalmacio Reyes, magandang gabi sa inyo po. Neil Villarosa, ayan na sila, oh. Rica Reyes, magandang gabi sa iyo. Ian Kiocho, magandang gabi po. Nazir Tismo at si Suzette Ballesteros at Mary June Varona. And syempre ito, kasabay din namin ni Donald to. Marami ring kwento to, no? Igi-guess natin minsan sa kusina, no? Marami, particularly maraming kwento to. Now he's with the SM Group. Dating nag-KFC Group din to, no? Ramcar, si Norman Zamora. Magandang gabi sa iyo, brother. At si Grace Talusan mula sa Shaggy's to. Me too, sabi niya. Marami rin siyang kwento. Ayan. Share niyo po sa comment. Oo. Para mabasa ni Miss Cheryl. Okay, tuloy ang kwentuhan, kapatid. Oo. Actually, grand finals sa mga tanong. Oh, di ba? Hindi, may surprise question. Hindi siya pang grand finals, but it's more of an observation. I'd like your thoughts on it. Kasi natutuwa ako whenever I see more and more Filipinos in the global standpoint, yung stage
kumbaga, di ba, you mentioned democratization. I think the internet was the grand equalizer pagdating ng mag-highlight ng culture at saka ng food globally. Apart from the US, I'm wondering bakit hindi as celebrated ng Filipino food compared to, you know, yung the big ones na Japanese, Italian, Chinese, but we have so much to offer. So any thoughts on it, coach? You know, the variety kasi of our food is ano eh, wala tayong focus eh. 'Di ba? Yun ang ako pananaw ko lang yan, sana hindi ako mabash, no? Pero kung tatanungin, may nagtanong na sa akin yan eh. Eh kagabi nanonood ako nung ano, nung series sa Netflix, yung street food, no? Mm-hmm. And nakakatawa kasi yung episode was Hawaii, pero lahat halos ng napanood ko Filipino. Totoo. Diba? So yung talento nandoon pero walang unifying eh. Ano tayo, kalat eh. Yes. Merong Kapampangan dish, may Batangas. So we need to unify it. And I think may movement naman niya diyan, no? Sila mm-hmm. Chef Claude Tayag, no? Sila, yeah, si Chef Lau, no? Yung mga iba pa, no? Si Chef Waya, na they're putting the, you know, the thought, the ideas together and to come up with a unified front, no? Si of course, alam yung may-ari ng Chibo, si Miss Margarita, no? Forest, no? Nag-aano rin sila. No? They're trying to promote Filipino dish as a more focus and more unified ano no initiative na mapakilala ano ba talaga pag sinabi mo Filipino dish, 'di ba? Kasi I mean yung early exposure ng mga Amerikano sa Amerikano at nasa ibang bansa galing sa OFW at saka sa mga migrants eh. 'Di ba? So lutong bahay. Uh-huh. No, but hindi pa siya yung restaurant level quality, no. So and now nakikita mo may Michelin star na Filipino restaurant na sa US. No, unti-unti yan, no. And darating yung panahon natin. Mm-mm. No. And hindi lang tayo pati yung mga Southeast Asian neighbors natin. Yes, totoo. Kasi yung complexity ng lasa natin pag natikman mo yun, hindi ka nababalik eh. Hindi ka nababalik dun sa ano eh, no. Magiging bland. I think yung ingredients din na ano, I think yung kulang lang sa mga nag-restaurant talaga. Karamihan ng mga nagnegosyo ng pagkain na Pilipino sa abroad nung araw, maliliit na pwesto. No. Pero kung meron talagang malaking restaurant that will really serve authentic and you know, modern siguro. Kahit nga medyo modern take na. Yun. Mm-hmm. It takes siguro, ano lang, in the next 2 to 3 years, meron na yan. Totoo. Kasi nangyari naman, ano, nagpupunta mm-hmm. na sa Amerika, yung nagbabranch out na sa Amerika, sa Europe, mm-hmm. no, yung ating mga kababayan na nagre-restaurant. No? And I think it's well-deserved. Mm-hmm. Malalim at hitik yung ating kultura pagdating sa pagkain. We just need to put together siguro kung gagawa tayo ng core menu. Diba? Yeah, kasi yes. Ang dami, diba? And you know, we really need to focus on talagang mga malalim yung heritage sa Filipino dishes. Mm-hmm. Kasi some of the dishes we serve can be claimed by other ano eh countries yes. as well, diba? Mm-hmm. Because of the Spanish influence. So I think it's defining a core Filipino menu, kumbaga parang isang restaurant, and then you know, making an effort to promote that. No, sisig is one of those things that ano eh that nobody else can claim. That's it. True. Kasi lechon, eh, meron sa Puerto Rico niya, meron niya sa iba. No? But, you know, yung mga ganong klase ng dishes that will really bring the Filipino cuisine to the mainstream. Diba? Mm-hmm. Oo, ngayon, kasi mainstream, Jollibee pa din, kahit all over, di ba? Jollibee pa rin ang nag-define. Eh, yeah, I think, which is good. Which is good because, ano eh, yung cultural impact din nun, no? And yung courage na yes. ito yung brand. Lasa ng spaghetti namin. Yes. No, ito yung palabok, ito yung mm-hmm. burger namin, no? Mm-hmm. Ito yung lasa niya. No? Mm-hmm. And I think that's the starting point. Eh. That's a good starting point. Mm-hmm. Ayun. Actually, very much connected yan kasi doon sa next question ko. So, amidst the history as well as yung you mentioned like core items and you mentioned, ano yung nagre-remain all throughout the decades, and what's the difference naman ngayon? Well, we can talk about the ano, no, that what has changed. I think, you know, as I mentioned earlier, ang dami kong na-cover sa spectrum na yon, di ba? Ako, gusto kong i-highlight visually, imagine, no? Dati, ang Filipino experience sa pagkain nun, it's either a karinderia, a pansiteria, susunod na yon, no? Yung mga pupunta ka sa Quiapo, sa Binondo, no? And then you have, minsan sa Caloocan, bago ka dumating ng Maynila, meron na yan. And it's not by coincidence, ha? Kasi may mga Chinese communities dyan sa mga lugar na yan, eh. If you traverse Avenida, actually that is the root of the Chinese. Kung susumay mo yung Chinoy history, yan yun, eh. Yung ruta na yan, papuntang Maynila. Hindi yan coincidence.
Kasi it's the route being taken, no? And pakita mo, di ba, mayroong pattern. Dito lahat ng tindahan ng bike, dito lahat ng tindahan ng tornilyo, dito lahat ng tindahan ng car parts, no? Uh-huh. And so on and so forth, no? And very, ano yan, very rich in history. Ganun din sa restaurant, no? So, and then you have a big space before there's a, you know, Americanized fast food, and then there's, you know, a Western type of restaurant na malalaki, no? Ngayon, yung mga gaps in between, wala na, punong-puno na yun. May mga in-between na klase ng restaurants eh. And dumulo pa yung spectrum, di ba? Before the Carinderia, mayroon pang, after the Carinderia, mayroon pang mga online businesses, di ba? So maganda nang ipag-compare yung spectrum na yan eh, nung dati at ngayon. Having said that, no, competition is really hyper-competitive right now. I mean, hindi mo na, ano, hindi ka pa pwedeng yung, ika nga, everything can be validated, everything can be reviewed, so the standards, the expectations are really high, no? So hindi ka pa pwedeng manling lang ng kapwa, ika nga. Accessibility is an important aspect also. Na liberalize yan with the advent of aggregators, delivery aggregators, and you know, other means of logistics na nakakarating na yung pagkain sa atin, di ba? So yung mga recipes sa bahay has become commercial recipes also, no? You know, the platforms and, you know, the platforms and the challenges might have changed, no? Sabi ko nga sa inyo, dati, ang sarap mag-restaurant siguro noong 1970s, mura lahat, eh, no? Ngayon, ang mahal, eh. So, iba yung required sa'yo na knowledge sa financial management, sa efficiencies, no? Sa, yun nga, yung natutunan namin na sa mga iba't ibang bansa, di ba? Pag nag-aaral ka sa Hong Kong, dati nang mataas ang labor cost nila, at saka sa Japan, sa US, kaya alam nila, yung labor practices, dala mo dito yan, eh. No, productivity, no, defining yung efficiencies, yung prepping, no? All of these scientific things or technical things, no, meron na yun ngayon, no? But it's really challenging financially right now to run a restaurant. So, kailangan mas disiplinado ka, mas preparado ka. Hindi na pwedeng yung susubo ka tapos biglang after 6 months, boom, sarado, di ba? So having said that, what are the fundamentals that do not change? No? Well, ang hindi nagbabago is yung attention to quality. No? Yan yung paalala ko sa lahat. No? Attention to quality. No? Quality not only of the food or the product. No? Kumbaga, imaginein mo yung Maslow's hierarchy of needs. No? Dati kumakain ng tao parang mabusog. No? Kaya nga may tinatawag na comfort food. Di ba? But ngayon, iba na, ang daming needs na gustong i-fulfill. Eh. Kailangan mapipicturean, kailangan ma-share, kailangan presentable, kailangan may aroma, kailangan yung presentation is worthy of being, ano, no, gathering a reaction from the crowd, no? So to speak. Kasi yung crowd ngayon na kumakain sa restaurant, millions. Pag pinost sa social media yan, billions pa nga eh. Imagine that broadcasting capability. No, I'm eating in a restaurant, I decide to take a video, I post it, it can go viral. So that can go both ways, no? So yun yung challenge sa atin sa industriya na, again, no, ang reminder dito, parang sa pantalon, quality never goes out of style. Sa restaurant, quality never goes out of style din. Pareho rin yun. Attention to quality, kasi ang pinag-uusapan dito, yung mahiwagang letter V, value. No? For as long as people derive value from what you offer, and then, pangalawa namang letra, yung letter D, differentiation. Meaning, signature. Kaya ginagamit parating yung word na signature. Di ba na, something that you can offer, the customer needs it, or, you know, or want it, but your competitors cannot offer it. Di ba? Yun yung sweet spot mo ng negosyo mo. Kasi if others can easily offer it, no? Paramihan lang ng pahabaan lang ng paramihan ng kapital, pahabaan ng PC lang ang labanan. Hindi ka mananalo sa mga malalaking chain pagka ganun, no? So again, no, ang reminder ko, alam na mga chef to na nanonood, mga kaklase natin, it's about taste, no. A lot of the value that Filipinos look for on from the food experience, not just the restaurant, is about taste, no? And then yung totality of the whole presentation, portion size, no. Kaya nga value, eh, sulit. 'Di ba? Kailangan sulit yung labas ko, lalo ngayon, no. Lalabas ako, gastos ako ng gas, pa-parking ako, mata-traffic ako. No, meron pang iniisip na health and safety protocol. Dapat pagka kumain ako sa labas, nagtanggal ako ng mask. Sulit 'to. Sulit. So again, no, yung sinasabi ko kanina, ulitin natin, the fundamentals remain. So ibig sabihin, lalong mas naging importante yung elemento ng tao.
Kasi yung mag-execute ng value na yon, yung mag-deliver ng value na yon, whether it's hospitality, service, product quality, cleanliness, no, arguably even yung conceptualization, no, the art element, di ba, yung artistic element sa mga tindahan yan, mas dati ano lang, maglagay ka lang na ilang picture frame, okay na. Okay na, oo. Ngayon hindi, no, it's even a curated location, no. So marami nang nakikinabang na marami arkitekto, designers, no, artists. All of these people in the community, ang ending nun, pag pumunta yung customer sa restaurant, diba, mag-e-enjoy. No? And yung definition ng enjoyment na yon changes every day. No? So babalik ka dun sa ano eh, genuinely caring for people and that ano no, that insatiable, dapat insatiable, no, craving inside you to satisfy, to exceed and to delight, no, in other words, no, it's again, it goes back, it circles back to the DNA of a restaurant. It's serving people. Huwag ka na magluto, ako na magluluto para sa iyo, dalhin mo pamilya mo. Yun naman ang origin ng restaurant eh. Diba? When people started, no, lalaliman ko na, baka akala nyo yung recent na. Ang origin ng restaurant is ano eh, the practicality of it, no. And people started, you know, doing other things na define yung role. Merong naging village ano baker, no, and then eventually merong naging village cook, no, and then eventually people got so busy and said, okay, can you cook for me? And then nagpunta ako ng Morocco, yun yung na-realize ko, because even in a place like Morocco, northern Africa, the phenomenon is still alive up to now, diba? I'm going to sell something, diba, sa market, diba, bago ko magbenta, o iwan ko yung palayo ko, ha, nandiyan yung ingredients sa loob, pakiluto. Pag lunch breaks, 4 hours, 5 hours na ininislow cook yung lamb, yung rice sa loob, no, yung potato, na pag tinaktak yung palayok, wow, di ba? So, yun yung earliest forms of asking somebody else to cook for you. Pero ang essence doon pa rin, servisyo. Di ba? I cannot do it myself because I am busy with something, but, you know, might as well. Diba? Ang konteksto ngayon, pagod ako isang buong linggo, gusto ko ilabas yung pamilya ko, sino kaya ang karapat-dapat na magsilbi sa pamilya? Sinong deserve? Para pasiyahin. At hindi ako ma-stress. Kaya hindi kaya nagtataka. Ito, sa tagal ko na sa industriya, no, sa dami ng na-table visit ko, libo-libo na. No? Kung susumahin mo, ang pinaka-naiirita talaga dyan, yung nanay at tatay. Kasi nga, isang linggo silang busy. Kaya nga sila lumabas nag-restaurant para hindi sila ma-stress. So kung hindi maganda yung servisyo natin, mabibwisi talaga sila. Oo. Diba? Totoo. Hugot na hugot eh, no? From experience. No? Batiin lang natin, no, yung mga kaibigan natin. Ang dami po nagko-contribute, sabi ni Chris dito. No? Maybe because our food is heavily influenced by different countries too. Yan, tama yan. No? Pinag-usapan natin kanina. Sabi ni Chef June, a fusion and complex ang Filipino menu. Totoo po yun. Ang daming pinagmulan, ano? Daming influensya from the Chinese of the pre-Hispanic period, no? The Chinese traders to the Spaniards, of course, and then the Americans. Lorraine Abes, magandang gabi sa'yo, ma'am. No? Nakakatuwa po at nanonood kayo sa amin dito, kapatid. No? At si Yam Casino, magandang gabi sa'yo, Teacher Yam. No? Sabi ni, ano, no? Sabi ni Engineer Jocelyn, lifelong learning, inspiring and informative. Siyempre, no, siyempre yung dapat ko pong natutunan ko po, dapat isinishare ko na, isinasalin ko na po sa inyong lahat yung mga storya ng yung aking karanasan sa not only as ano, no, at not only even before I became a part of the industry formally, 'di ba, yung kabataan ko, no, sinishare natin yun. Quality is very important. Coming from you, ma'am. No, I agree, engineer, Scandinavian country, no. Oo. 'Di ba? Frank Balasbas, Magasbas, sorry. Magandang gabi po. Ayan. Kaya nga po ako lumalabas para di ako maghugas ng pinggan. Ayun din, oo. Diba? So far, kapatid, ano bang insights mo sa pinagkukwento natin? Hindi, ang ganda nga rin yung point, yung parang kasi, especially now, lahat ng mga tao na nag-iisip, pumasok, or mag, parang at this point, is it even worth it? Nakakatakot eh. But the end of the day, the one that you mentioned is the fundamentals remain. It's just a matter of making sure you're very much prepared and alam mo yung pinapasok mo kasi mas mahirap ang labanan ngayon. But now you know better. Yeah, and you have to prepare.
Yun ang sagot ko rin sa tanong, no? Yes. Then and now, ang difference, you have to be more prepared. Mm-mm. Hindi ka pa pwede ngayon pumasok sa industriya ng bahala na. Mm-mm. Masusunog ka talaga. Yung pera mo masusunog. So kailangan mag-prepare. And ang maganda ngayon, marami ng resources. Yan. Yes. So, yes, ang dami mo nang pwedeng panoorang episodes ng Resto Coach, ng food channel, ng kung ano man, YouTube, whatever, no? Available na siya, 'di ba? At ayun, bukas na yung mga restaurant industry practitioners to share. Yes. 'Di ba? Mm-hmm. Hindi na siya parang secret squirrel society na kami-kami lang nag-uusap-usap, no? In fact, tayo dito in our own humble way. That's why we're doing it, kasi we want people to be prepared for the industry. Ayaw nating ma-traumatize Yes. Yung mga nagbabalak pumasok. Mm-mm. Kaya open, no? Nagtataka iba, bakit ba libre ba to? Oh, libre. Pero kasi nga, para sa industriya, para hindi tayo mapahamak at di rin natin ma-disrupt yung industriya, di ba? Yeah, I was about to mention nga, Coach, a while ago din, yung sa thought na dahil sobrang accessible na rin ng information about the industry, lumalalim din yung relationship dun sa brands at saka yung mga kinalakhan mo na mga brands na they sustain themselves. Like an example of Tropical Hot, di ba? Because naging open, nagkaroon siya ng relationship, nandun pa rin naman yung quality, meron pa rin, it's the stories behind now that matter, at least at this day and age. Apart from, yun na, may quality, and then yung positioning mo, and the stories, because at the end of the day, it's a people business. So if you build the relationships, and the people find, yung nagre-resonate kumbaga yung relationship niya with your families, then it will matter the most. Yeah, very different. Ang ganda nung pinoint out mo, kasi naging resulta rin ng QSR phenomenon. Parang naging factory yung yung mga QSR restaurants. Pabrika ng pagkain, nawala yung intimacy, nawala yung kaugnayan, yung feeling of community. Uh-oh. Naging commercialized. Uh-oh. Diba? So naging retail-oriented siya masyado. So maganda ngayon na bumabalik, sabi mo nga, yung sentimentality of it, the emotional connection of people to the brands, the memories that have been created by the brands for them and their family, the social significance, no, of each restaurant in the community, no? Diyan kami nakikita-kita, no? Diyan ko nakilala. You know, these are all important milestones in the lives of people that, you know, kung walang mga restaurants, hindi natin, yung kapihan, no? Undervalued yan, pero isa yan sa pinakamarami and maraming nagaganap na meetings, kwentuhan, meet-ups, no? Kape-kape, di ba? So, maraming nabubuo. And this, I think yun yung ano, no? Yun yung cultural impact ng restaurants. Diba? Ayun, Coach. Nanalo ka na sa sa Q&A. Nag-survive. Parin na akong maging top 3. Definitely, meron na akong corona. Oo, definitely. Tapos talagyan ka ng earphones. So again, maraming salamat po sa inyo, no? Talagang napakaganda ng mga tanong mo, partner. Maraming salamat for stimulating, no? Yung, ayga nga, yung nasa isip ko at and I'm more than happy to share, no? Speaking of history, ito yung mga kuya ko sa fast food industry, si Rogelio Tampos, no? Si Ilio, no? Dati itong mga Jollibee, alam mo yun, nung araw na uso kasi kinukuha ka ng Jollibee para sa basketball. kasi pag malapit na yung liga, yung interstore, nagre-recruit na yan ng mga contractual na ano, no? Hanggang sa naging ruling na nga, bawal ang contractual, para regular. Ito, kung yung nagkakamali, si Kuya Ilio, ano to eh? North Edsa at saka Balintawak. Hindi ako nagkakamali. Si Jordan, alam ko ano yan, Balintawak Jollibee. Ako kasi Grand Central Jollibee ako . So, magandang gabi po sa inyong lahat dyan ng mga kasama ko dati sa Jollibee Foods Corporation. Halatang matanda na yun. Sir Buboy Soriao, no? MIC ng University Hotel. So, tumungo po tayo sa ating Resto Code. I believe that it's something that I should share tonight. No, sabi diyan, no, a great leader's courage to fulfill his vision comes from passion, not position. No? Sa restaurant industry po kasi you have to earn your position. No, ayan yung unique about the industry, no. Hindi ka pwedeng skip. Hindi ka pwedeng hindi matuto ng kusina. Kung gusto mo maging store manager, di ka pa pwedeng tumalon. No? Kasi nga, it's a very hands-on, no, industry. So, it requires a lot of discernment. Kung ano yung passion mo? What do you really love doing? No?
Ako hindi po ako hindi po ako magaling magluto, hindi po ako mahilig masyadong magluto, pero ang nagde-drive po sa akin is yung ano eh, yung leadership at saka yung entrepreneurship in the context of, no, in the context of serving others. So kanya-kanya po tayo ng trip eh. 'Di ba? Pero kanya-kanya tayo ng why, 'di ba? Ano yung dahilan? Pero ako nanggagaling yung passion ko from yung mission ko sa buhay, no, na I think life should be for others as well. So doon ko nahugot, no, na restaurant industry. So kayo hugutin niyo po, no, habang maaga. Lalo yung mga nasa nakagagraduate, nag-aaral, mag-aaral pa lang ng kolehiyo, no? And speaking of which, no, maraming salamat po sa College of St. Benilde, Hotel and Restaurant Management College, no? Hindi ko alam kung college or department. Maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin. Nabigyan po yung Resto Coach ng pagkakataon upang magkumausap ng mga estudyante, no? And that's very important for them to be given yung ano, no, yung expectations, what, you know, and you know, hindi naman natin hard sell, pero to encourage them to enter, you know, hindi ko naman discourage mag-hotel, pero mas mag-restaurant. Diba? So, you know, we start them young, so bago pa man po pumasok sa industriya, sinasapunan na namin ni Cher, ni Bianca, no, pinupuntahan na namin sa mga eskwelahan. So sa mga meron pong eskwelahan na gustong mag-imbita po sa atin, we're open to that, no, for free. Wala pong bayad, no. We will go there, we online of course kung gusto nyo, no. And we will encourage the new entrants of the industry or kung yung mga grade 10, grade 11, mag-grade 12 pa lang. Let us know kung paano po kaming tutulong sa inyo. Maraming salamat po sa taga-Binild ulit. Maraming salamat po sa mga nag-invite sa atin diyan. So, yan po, a great leader's courage to fulfill vision comes from passion, not position. Galing po kay John Maxwell. So, magpaalam ka na sa ating mga kasama. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at keep on tuning in sa maraming insights at sobrang tuwa ako dito sa episode na to. Actually, Coach, kasi more often than not, you think what you can share is sometimes na parang alam lang lahat. Sobrang fascinating sa akin tong episode na to and thank you so much for sharing. Oo nga, ano ako eh, parang, oo nga, no? Parang you take for granted eh, kasi you're a mine of knowledge. You take that for granted at one point. So, ayan po, mga kapatid, abangan po natin kung kailan uuwi si Cher at magpa-party po tayo. With ayan. That, maraming salamat. Mag-iingat po tayo, ha? Again, kahit hindi COVID-19, health and safety protocols po. Mask, social distancing, at yung pag-alcohol ng kamay. Minsan nakakalimot na tayo, nagre-relax na tayo. So, stay safe, stay healthy, and keep your wings up. Magandang gabi po. God bless.